Good afternoon, mga ka-3D. Ngayong hapon, isishare ko sa inyo kung paano ang mag-design ng curtain gamit ang 3D Max at Lumion. Pero bagong lahat, short introduction muna. Huwag kayong magtataka mamaya kung mapapansin nyo na yung dinesign kong room ay simple lamang para madali nyong maunawaan at para madali nating matapos. Total, ang point naman natin dito ay yung pag-design ng curtain. Tara, umpisahan natin. So, nandito na tayo sa 3D Max, mga ka-3D. Ito ang interface ng 3D Max pag inopen natin. Ang unang gagawin natin ay gagawa tayo ng wall. So, i-click natin itong box. Okay. Ang size ng wall natin, ang haba, let's say 6 meters. Enter natin dito. 6,000. Tapos ang kapal ng wall natin, let's say 150 mm. Tapos ang height is 3.5 meters. 3,500. Okay, so ito na yung wall natin, mga ka-3D. So titingnan natin ngayon ang itsura, ang pader natin. Default shading, perspective. So ito na po yung pader natin, mga ka-3D. Ang susunod na gagawin natin ay bubutasan natin itong pader para maigawan natin ng frame ng bintana. So balik tayo sa left view. Wireframe, create tayo ulit, create, box, ang size ng window natin, let's say 1,200, ang width niya parehas, 1,200, tapos, maglagay lang tayo ng thickness na 500. Okay. Top view. So, ito yung pangbutas natin. Ilalagay natin dito sa parte ng wall. Balik tayo, left view. Itaas natin mga 0.9 meters from the flooring. Okay, so punta tayo sa perspective. Ang pagbutas ng pader na ituro ko na nung nakaraang tutorial. So, i-click natin itong pader, itong wall. Punta tayo sa create. Compound, tapos hanapin natin yung proboline. Tapos, start picking. I-click natin itong box. Yun. Nabutas na yung wall natin. So, balik tayo ulit sa left view. Left view. Gagawa tayo ng frame dito sa bintana natin. So, punta tayo sa create. Hanapin natin yung rectangle. Click natin tong corner, papunta sa kabilang corner. Okay. Tapos hanapin natin yung sweep, letter S, sweep. Dito sa modifier list. Sweep,
Letter S. Eto. Tapos, ang size ng frame natin, let's say 75 mm, 75 by 75. Okay. So, balik tayo sa top view. Ito na yung frame natin. I-move natin dun sa gitna ng butas. Left view. Right click. Convert to editable poly. Tapos, isa-select natin itong vertex. I-select natin sa upper portion. Tapos, i-exacto natin yung frame sa butas. Yun, yung kulay blue, yun yung butas. So, itaas natin para exacto sa butas yung frame. Okay, sa bandang baba. Yun yung butas, yung kulay blue. So, ibaba natin. Sa right side. Yun yung butas. So, i-adjust natin. Yun. Sa left side. Okay. Ang susunod, yung frame dito sa gitna. Gagawa tayo ng frame sa gitna. So, punta ulit tayo sa create. Box. Okay. So, ang size niya is parehas, 75 mm. Lagay natin yung width, 75. Tapos yung thickness niya, parehas, 75. Okay. So, top view. Top view. Ito yung frame. Sa gitna, i-move natin. Ilagay natin sa gitna ng frame. Okay. Left view. Gitna natin. Okay. So, tapos na yung frame ng bintana. Ang susunod na gagawin natin ay yung salamin ng bintana natin, yung glass. So, punta ulit tayo sa box. Click natin to, itong corner, papunta sa kabila. Ang thickness ng glass natin, let's say 7 mm. So, lagay natin doon, 7. Okay. So, top view. Ito yung salamin natin. I-move natin doon sa gitna ng frame. Okay. So, tignan natin ngayon ang itsura, ang pader at ang bintana ng frame natin, default shading, perspective. So, ito na po yung frame, yung bintana natin, saka yung pader. So, ang susunod na gagawin natin ay gagawa tayo ng curtain rod. So, top view ulit. Wireframe. Hanapin natin yung line. Create. Shape. Line. Ito yung line. Click natin itong line. Okay. So, umpisaan natin dito sa may wall. Okay. So, ngayon, punta tayo sa modifier. Hanapin natin yung extrude. Letter E. Extrude. Ito. Ang ilalagay natin na size ng curtain rod natin, let's say 50. Okay. Tapos, lagyan natin ng thickness,
Hanapin natin yung shell. Letter S. Ito. Ang kapal ng working rod natin, let's say 20. 20. Okay. So, ito na yung curtain rod natin. So, tingnan natin ang itsura ngayon. Punta tayo sa default shading. Perspective. Yun, yung curtain rod natin. So, i-select natin. Tapos, i-move natin sa taas. Yan. Yan na po ang itsura. So, ang susunod na gagawin natin ay yung curtain sa bandang taas. So, top view ulit. Top view. Punta tayo sa create. Create. Nerves. Tapos, hanapin natin yung CV curve. Ito, CV curve. Okay. So, i-click natin dito sa corner. Okay. Tapos, hanapin natin yung extrude. Letter E. Extrude. Lagay natin 500 ang haba yung kurtina natin sa bandang taas, 500. Okay. Tapos ang kapal niya, hanapin natin yung shell. Letter S. Ito. Lagay natin 5 mm lang, matipis lang. 5 mm. Okay, so tignan ngayon natin ang itsurang ng curtain natin sa bandang taas. Default shading. Perspective. Yun, yung curtain natin sa bandang taas. Ngayon, itataas natin. Yun. Yung curtain natin sa bandang ibaba, so ika-copy lang natin to. Copy. Okay, left view. Wireframe. Right click. Select natin yung vertex. Tapos, i-select natin itong lower portion. Tapos, i-extend natin pababa hanggang sa may flooring. So, ito na yung curtain natin. Tingnan natin ang itsura, mga ka-3D. Wireframe, default shading, perspective, yan, ito na po yung curtain natin. Pero mga ka-3D, ano pa lang to? Rough pa lang to. Dadalhin natin sa Lumion para makita natin yung finish sa model natin dito sa curtain. So, ang susunod, a-applyan natin ng material. Wall. Then type letter M. Ito, wall. Tapos, i-click natin yung diffuse. Ito, diffuse. Click lang sa loob. Okay. Then, i-select natin itong assign material to selection. Yun, nai-assign na sa wall natin. So, right click. Hide selection. Susunod, yung frame natin sa curtain rod. So, i-select natin to, curtain rod, tapos yung frame ng bintana. Frame ng bintana, ito, plus ito. So, ilagay natin dito, number 2,
frame. Click ulit yung diffuse. Click sa loob. Okay. Assign material to selection. Yun, na-assign na. Hide selection. Ngayon, susunod natin yung salamin. Select natin yung salamin. Ito. So, number 3. Glass. Lagay natin glass. Diffuse. Click sa loob. Okay. Assign material. Right click. Hide selection. Susunod yung curtain sa bandang taas. Curtain. Up. Diffuse. Click sa loob. Okay. Right click. Hide selection. Next. Itong curtain sa bandang baba. Curtain. Lagay natin. Curtain. Down. Click diffuse. Click sa loob. Okay. Assign material. Okay. Unhide all. Unhide all. Okay. Ngayon, top view. Wireframe. Select natin itong model natin. Tapos, kopyain natin, kakopy natin. Copy. Ngayon, iro-rotate natin. Rotate. Click natin to, rotate. Okay. Ngayon, i-move natin doon sa kanto. So, i-select natin to. Select. Select natin. Tapos, i-move natin doon sa kabila. Okay. Ngayon, select natin ulit. Copy. Kopyain natin ulit. I-rotate natin ulit. Tapos, i-move natin. Move. Okay. So, tignan ngayon natin ang itsura ng room natin. Wireframe, default shading, top, perspective. So, ito na yung room natin. Ngayon, lalagyan natin ng kesame. Wireframe, box, click natin itong corner, papunta sa kabila, tapos ang height, let's say 100, okay, so left view. Itaas natin. So, yun na yung kesame natin. Tapos yung flooring, ito na rin ang gagamitin natin. So, ikukopya lang natin to. Copy.
Sorry. Copy. Yun, yun na rin ang flooring natin. So, tignan natin ngayon ang itsura, ang room natin, default shading, perspective. Okay. Ngayon, top view. Ang susunod, lalagyan natin ng simpleng ilaw lang. So, dito tayo sa cylinder. Lagay natin sa gitna yung ilaw. Ang radius, let's say 150. 150. Ang height niya, 100. Okay. Left view, punta tayo sa left. Dalhin natin sa taas yung ilaw, lagay natin doon sa bandang kesame. Okay. Ngayon, a-applyan din natin ang material, itong kesame. Type letter M. Ceiling, lagay natin, ceiling. Ceiling. I-click natin itong diffuse. Okay. Assign material. Okay. Next, yung flooring natin. Select natin yung flooring. Tapos, letter M. Letter M. Lagay natin flooring. Flooring. Diffuse. Okay. Assign material. Okay. Next, yung ilaw. Select natin yung ilaw. Light. Diffuse. Okay. Assign material. Okay. Ngayon, i-export na natin itong nagawa nating model. So, i-select natin. Punta tayo sa file. Export selected. Ilagay natin 13. Final. Click natin yung save. Tapos, animation, embed media, okay. Okay. Ngayon, na-export na natin itong model natin. So, pupunta na tayo sa Lumion para i-finish na natin itong nagawa nating model. So mga ka-3D, nandito na tayo ngayon sa Lumion. Ngayon, i-import natin yung minodel natin. Click natin itong import. Ito, curtain final. Open. Okay. Click natin dito. Ito na yung minodel natin, mga ka-3D. Ngayon, pasukin natin sa loob. Ito na ngayon yung model natin. Ang susunod, applyan natin ng material. Unahin natin itong wall.
outdoor, plaster, select natin to, adjust natin yung kulay, scale, okay, susunod, tungke sa me, indoor, try natin to. Gloss. Okay. Next, itong flooring. Indoor. Tiles. Select natin to. Okay. Ngayon, next, yung curtain natin sa bandang taas. Indoor. Try natin to. Okay. Tapos, yung curtain natin sa bandang baba. Indoor. Try natin to. Okay. Ngayon, i-adjust natin yung transparency para kita kunti yung ano, yung bintana. I-adjust natin to. Okay. Next, yung ilaw. Indoor. Settings. Tapos, pailawin natin. Okay. So, ang susunod, mga ka-3D, pagagalawin natin. So, punta tayo sa movie. Record. I-adjust natin. So, kukunan natin ng shot. Pagalawin natin. Okay, ngayon i-render na natin, click render, ngayon nagre-render na mga ka-3D, pagkatapos ipapakita ko na lang mamaya pag tapos na. Ito na po mga ka-3D, yung final design natin na curtain. Ito na mga ka-3D. So, hanggang dito na lamang tayo mga ka-3D. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman at idea sa inyo kung paano ang mag-design ng curtain. Kung meron kayong katanungan o suggestion, pwede kayong mag-comment. See you in my next video.